Nasaksihan na natin sa huling kabanata ang pag-inform sa lahat ng pagsugod ng Great Demon Emperor Army na magsisimula sa silangang bahagi. Ipinakita nga din sa ating mga bida ang witch na matagal na nilang hinahanap na si Erica Anarvale. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Simula na ang chapter na ito sa pagsasalita ni Goddess Vices. Wika nga nito na kahit na may mga unexpected daw na nangyari, mukhang matagumpay naman daw sila sa pagpapa-level ng kanilang mga warrior sa Golden Monster. Ngunit ganun pa man daw, ay hindi pa din daw niya lubos maisip kung bakit buhay pa daw ang mga kaibigan ni Sugo. Sagot naman din Yantan na mukhang may pumigil daw sa kanila sa dapat nilang gawin. Dagdag ng tanong ni Goddess na kamusta naman daw ang magkapatid na Takaw. Pinagbigyan na nga daw niya ang Takaw Sisters na magkaroon ng kalayaan, ngunit mukhang puro problema na lang daw ang ibinibigay ng magkapatid. Sagot naman ni Yantan na mas lumalakas na daw sila, kaya wag na daw mag-alala pa ang Goddess. Tanong naman ito na kung ganun naman daw pala, ay bakit masyadong matagal daw ata. Tugon naman din Yantan na humihingi na siya ng sorry sa Goddess. Matapos na nito, ay ipinasok na ni Goddess ang kanyang kamay sa bibig ni Yantan. Wika nga ng Goddess na hindi niya daw gusto ang konsepto ng pagpapatawad ng mga tao dahil mukhang tinotolerate nito ang mga tao. At sa mundong ito daw ay hindi daw mag-grow ang isang tao kung walang masasaktan. After na nito ay lumipat niya ang eksena sa Northwest City. Ang South City at East City na daw ay tuluyan ng nawawasak at hanggang ngayon ay wala pa din daw rescue para sa kanila. Sigaw nga ni Mardnob na dating commander ng White Wolf Knights na kailangan na nga daw mag-evacuate ng mga tao at lisanin ang buong syudad. Sinusubukan niyang lumaban ng mga tao, ngunit naglalabas na daw ng evil element ang mga halimaw. At kapag inabot ka daw ng range ng evil element, ay babagal daw ang pagkilos ng tao at mauubos ang lakas. Tanong nga ng isang kawal sa dating commander na alam daw niyang kakayanin ng Wolf Knights na si Sugyod ang mga halimaw. Dahil si Sugyod nga daw ang divine magic sword ng kanilang kontinente. Wika naman ni Mardnob na malakas naman daw si Sugyod, ngunit hindi daw ito makakatakas sa evil element ng mga halimaw. Kaya naman umaasa daw siya na may ibang warrior mula sa kabilang mundo na hindi apektado ng evil element ang magagawang patayin ang Great Demon Emperor. After na nito, ay may mabilis niyang tumatakbong karwahe at papunta nga ito sa mga tao. At sa pagbagsak na ng karwahe, ay naglalaman niya ito ng napakadaming mga patay na tao. Nagulat niya silang lahat dahil mga sibilyan daw ito kanina na pina-evacuate na nila. Ano daw bang ginawa ng halimaw sa kanilang mga sibilyan? Hanggang sa may narinig niya sila na isang malakas na pagsigaw ng isang halimaw mula sa malayo. Bumalot na ito ng takot para sa kanilang lahat. Wika nga nila na hindi daw mula sa sisibapa ang malakas na tunog na kanilang narinig. Makikita nga natin dito ang napakadami pang mga halimaw na patuloy na naglalakad papunta sa kanilang lahat. Ang halos hindi mabilang na mga demonyo at iba't ibang klase pa nga ang mga ito. May mga orcs and gen type monsters. Kasabay na nito ang paglabas na ng isang demonyo sa mga tao at wika nga nito. Pakinggan niyo ang mga sasabihin ko mga tao. Ako ay matapat na naglilingkod sa Great Demon Emperor at ako ang pangatlong ipinangako. Ako si Drikuva, mga tao, huwag niyong isusuko ang buhay niyo kaagad. Maging malakas kayo at pilitin niyong mabuhay sa pamamagitan ng inyong sariling mga lakas. Isang Baphomet na demonyo nga ang nagpakita sa kanilang lahat. Dagdag pa nga nito, huwag kayong mag-alala. Dahil tatapakan lang namin ang lahat ng mga tao hanggang sa mamatay kayong lahat. Takot na takot nga silang lahat at walang magawa sa presensya ng Baphomet. Nagsimula na ngang magpulong ang mga opisyal patungkol sa pagsugod ng Great Demon Emperor. Isa daw ito sa pinakamalaking pagsugod ng mga halimaw kumpara sa kanilang mga kasaysayan. Wika nga nito na mukhang hindi daw hahayaan ng bawat bansa na isugal ang kanilang mga trump card. Kapag hindi daw sila nagtulungan sa laban na ito, ay siguradong katapusan na nilang lahat. Lumipat na ang eksena sa kalagayan na yon ng ating mga bida. Wika nga ni Tauka, simula nang hinulog daw siya ng Goddess sa Disposal Ruins, ay pinilit daw niyang mabuhay, pumatay, at hanapin ang forbidden spell na magagawang pabagsakin ng Goddess. At ang clue ay nasa harapan niya na daw mismo. Na kung saan, ito nga ay ang witch na si Erica.
After na nito, ay nagtataka nga ang witch kung napatay daw ba ng ating mga bida ang kanyang mga golem. Sagot nga ni Tauka na pinatigil daw niya ang pagkilos ng mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan mula sa kabilang mundo. Tugon naman ng goddess na kung nandito daw ang hero mula sa kabilang mundo, so posibleng isa ito sa mga outcast mula sa goddess. Alam nga ng witch ang mga kalokohan na ginagawa ng goddess sa kanilang mundo. Tanong pa nga nito na ano daw ba ang purpose ni Natauka kung bakit pumunta pa daw sila dito. Sagot naman ng ating bida na una nga daw ay para maprotektahan sina Eve Speed at ang maliit na bata na kasama nito. Madami nga daw ang naghahanap kina Eve Speed kaya naman wala daw itong proteksyon kapag nasa labas ang mga ito. Tanong naman ng witch na paano naman daw ang High Elf, hindi daw ba kailangan din ito ng proteksyon? Sagot naman ni Tauka na alis nga daw sila ng High Elf once na maibigay daw ng witch ang kanyang second na purpose kung bakit sila pumunta dito. Huwag daw mag-alala ang witch dahil hindi daw niya ipagkakalat ang patungkol sa lugar ni Erica. Sagot naman ng witch na puro kasi numalingan niya daw ang mga sinasabi ni Tauka. Ano naman daw ba ang pangalawang purpose nito? Tugon na ng ating bida na ito nga ay ang patungkol sa Forbidden Curses. Bigla lang nagulat ang witch dahil sa nais malaman ni Tauka. Wika pa nga nito na naghahanap nga daw ang ating bida nang nilalang na kayang basahin ang mga nakasulat sa hawak niya ngayon. Agad niyang tanong ng witch na nais daw ba ni Tauka na makuha ang kapangyarihan ng Forbidden Curses upang matalo ang goddess ng Alion. Sagot naman ni Tauka na wala nga daw duda at nais daw niyang matalo ang goddess ng Alion. Dito na nga sumagot ang witch na hindi daw ito maari. Dahil hindi daw siya sigurado na kung si Tauka daw ba ang karapat-dapat upang makakuha ng kaalaman patungkol sa Forbidden Curses. Then after na nito, ay agad niyang tinanong si Eve Speed na kung nagmula daw ba ito sa tribo ng mga Speed. Sagot naman ni Eve Speed na nagmula nga daw ito sa tribo. Siya nga daw si Eve Speed na anak ni Aiden Speed. Tanong nga ng witch na kamusta naman daw sina Aiden at Paki. Sagot nga ni Eve Speed na namatay na nga daw ang kanyang ama at ina. Humingi naman ng pasensya ang witch sa kanyang mga nalaman kay Eve Speed. After na nito, ay may inilabas na si Eve Speed na isang mahpa na kanilang ginamit upang makapunta sa witch. Dagdag pa nga nito na ibinigay daw ng witch ang mahpa na ito sa kanyang mga magulang. At sinabi daw sa kanya na if ever man daw na kailanganin niya ang Forbidden Witch, ay pwede daw siyang pumunta sa lugar na ito. Yun daw ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tatay. Tanong naman ng witch na ano daw ba ang nangyari sa tribo ng mga Speed. Sagot niya nito na isang araw daw ay may sumugod daw sa kanilang tribo at inubos at winasak ang lahat ng kanyang mga lahi. At siya na lang daw ang nag-iisa na nabuhay sa lahat. Kaya naman daw siya na lang ang nag-iisa sa kontinente at dito din daw niya natagpuan ang batang si Liz. Si Liz ay nawawala at nag-iisa din daw katulad niya. Tanong nga ng witch na ano daw ba ang last name ng bata. Sagot naman ni Liz na nakalimutan na nga daw niya at ang natatandaan lang daw nito ay ang kanyang pangalan na Lisbeth. Nalungkot niya ang witch at tanong nga nito na kamusta naman daw ang mga magulang ni Lisbeth. Kwento nga ni Liz na tahimik daw silang naninirahan sa gitna ng kabubatan. Hanggang isang araw ay winasak daw ang kanilang mga tirahan ng mga tao na nagpakilala mula sa kabalyero ng Alion. Hindi daw niya alam ang rason kung bakit sinunog at pinatay ang kanilang mga kalahi. Nagalit niya ang witch at wika nga nito na ang kapal daw talaga ng mukha ng goddess ng Alion. Dagdag pa nga ng bata na noong nanganganib daw sila ay iniligtas daw sila ni Tauka at si Tauka din daw ang nagpalaya sa kanila ni Eve Speed. Agad niyang napatingin ang witch sa ating bida at tinignan niya din ito ni Tauka sa kanyang mga mata. Wika nga ni Erica na normally ay hindi daw sana siya papayad. Ngunit kung kailangan daw ng tulong ng isang bata na nagmula sa kaparehas niyang tribo at isang anak ng kanyang kaibigan na si Aidim, ay hahayaan daw niyang manatili ang dalawa sa kanyang lugar. Ngunit may nais lang daw siyang sabihin na posibleng ginamit lang daw ni Tauka sina Liz at Eve Speed upang makapunta dito. Sagot naman ni Eve Speed na wala na daw siyang pakialam kung ginamit man daw sila dahil sobra na daw ang tulong na ibinigay sa kanila ni Tauka. Bukod pa nga daw dito, ay itinaya daw ni Tauka ang sarili nitong buhay upang dalhin sila sa lugar na ito. At mukhang sila pa nga daw ang gumamit sa katulad ni Tauka. Sigaw nga ni Lisbeth na wala din daw siyang pakialam kung ginamit lang sila, ngunit nais daw niyang makatulong upang masuklian ang lahat ng ginawa sa kanila ng ating bida.
After nga nito, ay wika nga ni Erica na mukhang hindi naman daw masamang tao si Tauka, kaya naman imbitahan daw niya ang lahat upang pumasok sa kanyang tahanan. Dito na nga sila umiti dahil sa wakas ay pumayag na ang witch. Bago nga umakyat ang ating bida ay inisip na nito. Na tinanong daw ni Erica kanina sa kanya na kung nais daw niya na makuha ang Forbidden Curses upang matalo ang goddess ng Alion. So ibig sabihin niya daw na kapag nakuha daw niya ang Forbidden Curses ay magagawa na niyang pabagsakin ang walang kwenta at makasariling goddess ng Alion. Sobrang nanggigil na nga si Tauka dahil malapit na nga niyang mapasakamay ang isang bagay na magagawang pabagsakin ang goddess. Malalaman na kaya ni Tauka ang Forbidden Curses mula kay Erica. At makikita nga natin ang lihim na plano ng goddess para sa lahat. Yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.